Ito naman po yung ating pag-uusapan, mga ka-hunters. Yan, ang 25 centavos o sintimo. Ayan po. Ito po yung ating alamin po natin yan sa ating pong pagbabalik. Okay, mga ka-hunters, nagbabalik na po. Ayan, sisilipin po natin isa-isa yan. Ayan, focus ko lang po, mga ka-hunters, nang sa ganun ay makita po natin mabuti ang ating talakayan. Ayan po, umpisan ko po dito, yan. 25. Noong nakaraan nga po, nagtataka ako kung bakit noong unang panahon ang pagkakasulat ng sentimo ay may S. Ito ay wala. Yung sa kasalukuyan po. O, 25 sentimo. Medyo kwan po siya. Off center. O kaya lang. Napakadumi na po. Sayang. Ayan. 2018. Ayan, kung mapapansin nyo po, mga ka-hunters, ang mint mark nito ay nasa baba at yan po yung ating tatalakayin. Ayan, silipin po natin na isa-isa. Sa kasalukuyan po, ang mga bariyang ito po ay hindi ko po alam kasi wala na pong lumalabas na taong 2020 hanggang 2022. Wala po akong nakikita. Yan. Ito naman po yung brass. Ayan, magnetic po yan. Ito naman po, yan. Silipin po natin lahat. May taong 2018, yan. Mint mark. Yan po. Upper mint mark na po. Ito po, makikita, matatagpuan lang po natin to, ang mga bariyang ito sa isinusukli po sa atin pag tayo po namimili sa mga malalaking supermarket o sa mga drugstore. Yan. Tapos, pag isinukli po sa mga tao, ayan, bigla na lang itinatapon. 2019, upper mint mark. Ito naman po. Malabo. Ayan. 2018. Lower mint mark. 2019. Upper mint mark. Ayan po. Tapos mga ka-hunters, ito po. 2018 at sa 2019 po, may taong 2019 na pag-uusapan po natin. Ay, ayan, sabi muna natin to. Ayan. Sa 2019 po kasi, meron po akong nakita. Ayan. Ayan po. Ayan, kita nyo po. Makikita nyo po yung mint mark, upper mint mark at lower mint mark. 2019 po yan. Kagaya po siya ng taong 20, yan, yan, 2018 na ang mint mark ay nasa baba. So, silipin po natin ano nga ba ang kondisyon o ano nga po ba ang pakakulugan ng bariyang ito sa numista sa kanilang pag-aaral. Yan po. Mark.
Yan. Okay. Ayan po mga ka-hunters, 20, ito pa ay 25, ano, 25. Oh. Nasaan na ba? Ayan, 25 sentimo. Yung 2019 po ang ating pag-uusapan. Ayan po ang ating pag-uusapan. Kung mapupunan nyo po sa 2019, ayan po nakalagay po mint mark at button at saka mint mark at center. Ayan po yung 2019, yung isa po nga po na pinakita ko sa inyo ay nasa baba yung mint mark, meron po siyang 0.9% frequency ayon po kay Numista, at yung isa pong nasa center po malapit sa piso ay merong 14% frequency. Yan po, 15 pesos yung XF, AUS22, 40 pesos yung uncirculated. So pag ang frequency po ayon kay Numista ay pumatak ng 0.9%, ibig sabihin po ito ay hard to find. Bihira po itong makita, kagaya nga po napakarami ko na pong variant. Naging 25 centimo na yung iba nga po ay na-donate ko na, at pinili ko na lamang po yung may magandang kondisyon. So tingnan po natin muli yung ating barya. Ayan, naispatan ko lang po to nung naisukli po sa akin. Hindi ko nga po akalain, nagtaka lang po ako. Ayan, 2019. Focus natin. Ayan, 2019. Lower mint mark. Ito po yung isa naman na upper mint mark. Ay, baliktad. Ayan. Ayan mga ka-hunters, baka sakasakaling mapadaan sa inyong mga kamay ang lower mint mark po na 2019 o may taon na 2019. Ayan po, siguro baka wala na pong gawin ang Bangko Sentral ng mga baryang ito, kasi 2022 na, wala pa po silang nailalabas na mga bagong barya. Pero siguro ngayon, dahil medyo maluwag na ang ating bansa sa COVID-19, baka sakali magprinta po sila. Pero standby lang po tayo mga ka-hunters. So God bless po, at naway pagpalain po tayo ng ating Panginoong may kapal. Bye-bye po!